ang batang lalaking si Gingerbread. Minsan noong unang panahon, may matandang mag-asawa na nakatira sa maliit na kubo sa isang malayong nayon. Ang matandang babae ay mahilig magluto at gumawa ng mga espesyal na pagkain sa araw-araw. Isang araw, nabasa niya sa kanyang libro ang recipe kung paano gagawa ng tinapay mula sa luya at nagdesisyon siya na gumawa ng isa. Para mas pasarapin ang kanyang luto, ay gumawa siya ng isang figura galing sa kanyang minasa, figura ng isang batang lalaki. Ginawa niya ito ng dalawang mata na may kremang banilya at labi na may krema ng presa. Binihisan niya ito ng iba't ibang kulay at tinawag niya itong gingerbread. At pagkatapos ay inilagay niya ang gingerbread sa pugon para lutuin. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarinig siya ng boses na mula sa pugon. Palabasin niyo ako! Pakiusap, palabasin niyo ako! Masyadong mainit dito! Pakiusap, palabasin niyo ako! Parang may isang taong nagsasalita. Sino kaya iyon? Nag-isip siya at binuksan ang pinto ng pugon at sa pagbukas niya sa pinto ng pugon, lumabas kaagad ang batang si Gingerbread at nagsimulang tumakbo. Ang matandang mag-asawa ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita at bago nila maintindihan ang mga pangyayari, ang batang si Gingerbread ay nakarating na sa labas sa may kalsada at sila rin ay tumakbo palabas kasunod sa batang lalaking si Gingerbread. Kapos sila sumisigaw ng, "Hinto! Maliit na batang Gingerbread! Kakainin ka namin! Hinto!" Humihingal sila habang tumatakbo. Kaunti lang ang itinakbo nila pero hindi nila ito maabutan. Masyado siyang mabilis para sa kanila. Ang batang lalaking si Gingerbread ay lumayo ng kaunting distansya nang siya ay makatawid sa may bakahan. At tinawag siya ng baka. Huminto ka, maliit na bata, hinto. Mukhang napakasarap mo. Gusto kitang kainin. Ngunit hindi ito pinansin ni Gingerbread. Hindi siya huminto sa pagtakbo. Nakita niya na ang baka ay tumatakbo kasunod sa kanya. Pinagsikapan talaga ng baka, ngunit hindi niya ito maabutan. Masyado rin siyang mabilis para sa baka. Ang batang lalaking si Gingerbread ay hindi pa masyadong nakalayo nang masalubong niya ang kabayo. Gutom na gutom ako at mukhang napakasarap mo. Kailangan makain kita, hinto! Sinabi ng kabayo habang tumatakbo kasunod ng batang lalaking si Gingerbread. Na makita ng batang lalaking si Gingerbread na sinundan siya ng kabayo, ay sinimulan niyang tumakbo ng mabilis. Ayaw ng kabayo na makatakbong palayo ang batang lalaking si Gingerbread. Sa isang banda, ang batang lalaking si Gingerbread ay tumatakbo ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya upang makatakas. Hindi maikaila, ang batang lalaking si Gingerbread ay matagumpay na nakaligtas mula sa pag-atake ng matandang mag-asawa at baka at sigurado na siya ay makakaligtas rin sa pag-atake ng kabayo. Ito ang naging katanungan sa kanyang buhay, kaya mas mabilis siyang tumakbo laban sa gutom ng kabayo. Di nagtagal at hindi na rin siya naabutan ng kabayo. Ang maliit na batang lalaking si Gingerbread ay siguradong wala nang makakahuli sa kanya. Habang siya ay tumatakbo sa kagubatan, isang soro ang nakakita sa kanya. Itong batang lalaking si Gingerbread ay magiging masarap na hapunan. Ang soro ay nag-isip at tumawag. Hoy, maliit na bata, hinto! Gusto kong makipag-usap sa iyo. Pero alam ng batang lalaking si Gingerbread kung ano ang habol ng tusong soro. Kaya hindi siya huminto at nagpatuloy sa pagtakbo. At ang soro ay masigasig din sa paghabol. Hindi nababahala ang batang lalaking si Gingerbread ay kumakanta habang tumatakbo. Masyado rin siyang mabilis laban sa soro, ngunit hindi sumuko ang soro. Siya rin ay nagpatuloy sa paghabol sa batang lalaking si Gingerbread na tumutulo ang laway. Nakapagdesisyon na siya na hulihin at kainin ang batang lalaking si Gingerbread sa kahit anong paraan. Hindi nagtagal ay naabot ng batang lalaking si Gingerbread ang gilid ng ilog. Hindi niya alam kung paano lumangoy. Bukod dito, natakot siya na kung pupunta siya sa tubig, siya ay matutunaw at mamamatay. Naipit siya sa sitwasyon. Ano ang gagawin ko ngayon? Sinabi niya sa sarili habang siya ay nakapatong sa bato sa gilid ng ilog. Samantala, ang soro ay dumating na rin sa gilid ng ilog at nakapagdesisyon na samantalahin ang kanyang kalamangan sa problema. Ang soro ay lumapit sa batang lalaking si Gingerbread at sinabi, "Huwag kang mag-alala! Itatawid kita sa ilog. Kailangan mo lang lumundag sa aking buntot. Alam ko kung paano lumangoy."
kinausap ng Soro ang batang lalaking si Gingerbread sa inosenteng boses. Ang batang lalaking si Gingerbread ay naniniwala na ngayon sa bawat salita ng tusong Soro. Lumundag siya sa kanyang buntot. Sa kalagitnaan ng ilog, sinabi ng Soro, "Hindi kita mahahawakan sa aking buntot. Mas ligtas ka kung dito ka sa aking likuran." Ang batang lalaking si Gingerbread ay walang magawa. Ginawa niya kung ano ang sinabi ng Soro. Alam niya na may naiisip ito na masamang plano. Ngunit hindi niya ipinahalata ang kanyang suspetsa. "Masyado ka pa rin mabigat dito sa aking likuran." Sinabi ito ng Soro sa kanya habang hindi pa ito masyadong nakakalayo. "Bakit hindi ka lumundag dito sa aking uluhan?" "Bakit hindi? Kahit ano ang sasabihin mo?" At dahan-dahang tumalon ang batang lalaking si Gingerbread papunta sa ulo ng Soro. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi na naman ng Soro, "Mas madali para sa akin ang dalhin ka kung dito ka sa aking ilong. At sa kaunting sandali na lang ay nandoon na tayo sa kabilang tabi ng ilog. At nang sa gayon ay libre ka nang umalis kahit saan mo gustong pumunta." Sa sandaling narating ng Soro ang tabing ilog sa kabila ay inihagis niya ang batang lalaking si Gingerbread paitaas. At ang Soro ay nakahanda na may nakabukas na bunganga at ipinikit ang mga mata para lamunin ito anumang oras. Pero walang nahulog. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya na ang batang lalaking si Gingerbread ay nasa itaas ng kahoy at sinabing, "Hintayin mo lang ang swerte mo sa susunod, matandang Soro. Sa ngayon, kakainin mo ang alikabok. Ha!" At tumakbo papalayo para iligtas ang kanyang buhay.